Hello, hello! Sa mga naintriga dyan kung paano mamuhay dito sa New Zealand, ay panoorin nyo to dahil ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga usual ganap namin during day off. Kami nga ni Carlo ay parehas nag-work ng full-time at sa ngayon, parehas weekend ang day off namin. Usually nga, pagdating ko pa lang ng Friday afternoon ay isinasalang ko na yung mga labada sa washing machine para the following day ay yung iba namang mga home chores ang gagawin ko. Minsan nga, pag sobrang nabibusy during weekdays, ay saka ko palang nakukuha yung mga sinampay for the past week. Minsan kasi pag hindi natutuyo sa labas, ay isinasampay namin yung mga nilabhan namin sa loob ng garahe. Kung may mga anak pala kayo dito sa New Zealand at kayong mag-asawa ay parehas nagtatrabaho, mas maganda kung ang day off nyo ay parehas weekend para parehas sa mga estudyante dito na walang pasok pag weekend. Para sa ganun, mas madami ang quality time with your kids. Usually din sa day off ko, ginagawa yung pag-grocery and most of the time, kaming dalawa ni Carlo ang kumagawa niyan, pero pag hindi siya available, ay ako lang mag-isa. Ang pag-grocery namin ay ginagawa namin usually between 9 to 10 a.m. Para kasi sa amin, yung 9 to 10 a.m. ay sakto lang na oras ng pamimili para masigurado na lahat ng mga kailangang bilhin ay available na sa shelves. Ang napansin ko kasi, ang mga supermarket workers ay nagre-replenish ng mga items sa shelves is either before closing in the evening o kaya naman early in the morning. Most of the time, pag sobrang aga ka namang mamalengke, yung mga meat nila ay hindi pa available. Kung ikaw ay nakatira din dito sa New Zealand, anong oras ba kayo usually namamalengke? The other weekend pala ay may activity si Clay sa school kaya hinatid lang namin siya sa venue. Maaga nga yung activity ni Clay kaya naman ay hindi pa kami nakapag-breakfast kaya sabi ni Carlo ay pumunta na lang daw kami sa New Garden Restaurant at doon na lang nga mag-brunch. Ang problema ay 11 a.m. pa magbubukas yung New Garden Restaurant kaya ang sabi ko sa kanya ay mag-McDo na lang nga kami. Pwede naman ngang umuwi ng bahay at magluto kaso natatakam din nga kami sa McDonald's kaya sabi namin ay mag-McDo na lang nga kami. Ito palang specific branch ng McDonald's na to dito sa Auckland ay nag-ooperate ng 24 hours. Hindi lahat ng branches ng McDonald's dito ay nag-ooperate ng 24 hours kaya naman kung natatakam ka sa McDo ay talagang sasadyain mo yung branch na nag-ooperate ng 24 hours para makakain ka nito. At syempre medyo natagalan nga kami mag-order dahil yung binibili lang nga namin usually ay yung mga murang meals. Sabi ko nga kay Carlo after namin kumain ay hindi ako masyadong nabusog kaya sabi ko sa susunod ay mag-stick na lang tayo sa New Garden Restaurant at least doon nakakabusog yung mga pagkain. After nga niyan ay umuwi na nga kami ng bahay at nagluto na din ako for lunch. Usually kasi pag day off, dyan ko ginagawa yung mga gawaing bahay like pagluluto, pagva-vacuum, paglilinis ng bahay, paglalaba, pagtutupi at kung ano-ano pa. Syempre pag natuyo na yung mga sinampay namin ay tutupiin ko na yan. Usually ay hindi ko yan ginagawa, si Carlo talaga ang gumagawa niya. Pero dahil nagva-vlog ako ay kunwari ako yung gagawa this time. Syempre joke lang yun, pero sa totoo lang ang pagtutupi ay isa sa mga gawaing bahay na ayaw kong ginagawa. Okay lang ako sa pagluluto, paglilinis ng bahay, paghuhugas ng mga pinggan, pero hindi ko ba alam ba't itong pagtutupi ay hindi ko talaga na-enjoy na gawin. At pag day off din naman pala, pag may invite sa amin na party, pag available kami ay nagpupunta din nga kami para mag-attend. At pag wala nga kaming pinupuntahan, kami ni Carlo ay nag-walking dito sa neighborhood. Ang mga tao nga pala dito or mga Kiwis ay sobrang hilig nila mag-walking o kaya mag-jogging. Kahit mainit or malamig ang panahon ay ginagawa nila ito. So I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa vlog natin for today. See you again next time! Bye!